kapamilya all over the online world, ating pong mga kasambuhay, ating mga kasama sa buhay. Hello po at thank you for tuning in. Salamat po sa inyong muling pagtutok sa atin pong gabi-gabing kwentuhan, sa atin pong gabi-gabing kumustahan. Ngayon po, okay doc ang ating pamilya talk. At ang atin pong paksa ngayon ay ang colorectal cancer. Ngayon pong buwan ay Colorectal Cancer Awareness Month. At importante po na mapag-usapan natin ito kasi very ano, no? Sabi nga nila, madali pong agapan at madali pong masolusyonan kung tayo po ay malaman, no, na may colon cancer. Madaling-madali naman po yung maiayos, no? Tama bang terminology ang magamot? Pwede rin naman siguro, madaling-madaling magamot. Importante lang po yung timing. Kaya yan po yung ating aalamin ngayon. At marami bang namamatay sa colon cancer? Ang syempre, isa sa mga pinakasikat na namatay sa colon cancer ay si dating Pangulong Cory Aquino. At yung kanya late stage na, no? So, ano na lang, ilang buwan na lang, wala nung nalaman na may colon cancer siya. Pumanaw na rin, no, si ang dating-dating Pangulo. So, paano nga ba natin malalaman? Meron po bang mga sintomas? At by the time nalaman mo, eh baka mamaya, pag lumabas yung sintomas, eh baka naman, ano na, no, late stage na. So yan po ang ating aalamin ngayon. Mga paraan para maiwasan. At syempre, bukod po doon, eh may inimbitahan po tayong magkikwento mismo sa atin. Kung ano po yung kanyang pinagdaanan. So, isa siyang survivor! Ayun! Ako, mabuti naman! Cancer survivor. So, hihingi po tayo ng tips kung ano ba ang kanyang mga pwedeng i-share, no, sa ating mga kapamilya na may ganito ring pinagdadaanan ngayon. Specifically, kung ano man ang pwede niyang ibahagi para po doon naman sa colon cancer, no? So, mamaya po ipapakilala ko yung ating mga bisita, pero kaya natin sinasabi ang ating paksa para ma-share nyo na yung atin pong interview, yung atin pong live stream, sa atin pong mga followers online, sa ating mga Facebook followers, sa mga kumuzens. Uy, yung mga kumuzens, enjoy na enjoy kagabi dun sa atin pong kwentuhan. Kasama si Anna Ramsey, si Mel, si Mia, at si Tet, no, si Tet Kudyamat Lim. Women's episode tayo kagabi, girl boss episode. So very, very inspiring yung atin pong naging kwentuhan kagabi. So babasahin natin yung ating mga, babastiin natin yung ating mga kumuzens. Hello, mga kumuzens. Pero naku, dumadami pa, nagdadatingan pa ngayon. O sige, bigyan natin sila ng time, no, para magsama-sama. Lalo na yung mga followers po natin sa TFC, sa ating mga TFC subscribers, yung ating mga followers ng mga OFW. Ayan, sige. So bago natin umpisa ng shoutout, paalala lang po natin yung akin pong column, The Philippine Star. Ito po ay lumalabas every Monday. So this week, ang atin pong paksa, ayan, pakita natin. Pa-full screen natin, Ralph. Yung atin pong paksa ngayon ay paano tayo magpa-podcast? Uy, maganda to, ha? Lalong-lalo na yung mga doktor. Naku, yung ating ating bisita ngayon, yung ating eksperto. Hindi na bisita, suki na natin yan. Bagay na bagay sa kanyang pagpa-podcast. Dahil millennial, doctor po ang atin pong bisita. At yung mga magaling magsalita, magaling magpaliwanag, bagay na bagay ang pagpa-podcast. So ito po eh sabi nga natin The House of Tita Jing, mga how-to topics na kapakipakinabang po sa ating mga kapamilya. So pwede niyo pong i-search sa atin pong philippinestar.com or pwede niyo rin tingnan sa ating Facebook page. Then naka-post naman po sa ating Facebook page yung ating column. Tomorrow lalabas po 'yan sa Pilipino Star ngayon. It's the Tagalog version mababasa po natin sa Pilipino Star ngayon para sa tabloid po 'yon, para naman sa ating mga kapamilya na mas komportable sa Tagalog. So, how to make your own podcast, or kung gusto ninyong karagdagang kita, pwede po kayong
maging audio editor ng podcast ng iba. So exciting, exciting world ngayon, no? Exciting online world. Yung mga importante po content. So yung makaalaman natin na gusto nating ibahagi, pwede kayo mag-online sa Facebook, pwede kayo mag-online sa podcast. Dami-dami pong paraan. Basta, kailangan ang ating i-share lang ay, syempre, yung ayaw natin ng fake news. So kailangan credible yung ating mga balita, yung ating mga impormasyon. So pipiliin po natin yung ating mga sineshare. So yung ating pong commitment dito sa ating programa, syempre ito po yung ating training sa ABS-CBN. We make sure that what we share are valuable information and more important, credible, accurate information. So para po, sabi nga natin, we want to empower Filipino families para po informed decisions ang gagawin ng mga pamilya, ng kahit ng kabataan, at pero lalong-lalo na po yung kanilang mga magulang. Ayan! So please, check out my column and pwede nyo naman pong tutukan. Pag tinututukan nyo ang aking Facebook page, makikita nyo rin din po doon ang atin pong weekly column sa Philippine Star. Yehey! And of course, meron po tayong part of our empowerment, no? The Filipino families, meron po tayong pinamimigay na free online training, yung haircut training, courtesy of the Reyes Haircutters Group. Sila po yung ating partners. Kahit noon, sa salamat, Doc, no, pag nagbimed mission kami, meron pong mga pinadadala ang Reyes Haircutters na mga gumugupit sa buhok ng ating mga patients, yung ating mga volunteers, yung ating mga doktor. Kaya exciting, no, yung ating mga medical mission, nakaka-miss nga po, no? So we will be giving free training. Ayan, pakita natin, Ralph, yung ating art card. Share nyo po yung art card if you want to qualify. So ito po ay libreng online training, paragdagang kita po para sa atin. Every week, may dalawa po tayong kukunin o pipiliin ng mga lucky winners. So, ang ano po bang mechanics? Eto na. Siyempre, like, follow, and share my social media accounts mula Facebook, YouTube, Instagram, at yung Kumu account natin sa Kumu Zens. Hello! Ayan, Jing Castaneda po. And of course, yung Facebook page din ng Reyes Haircutters. I-follow nyo rin po, i-like nyo rin po, at eto na, i-share nyo po yung ating mga kwentuhan online, i-share nyo po yung ating mga live stream sa Kumu para kayo po ay mag-qualify. Ayan, lagyan nyo po ng hashtag Tita Jing at hashtag Media Mom Jing para po mag-qualify. Yehey! Last week, pag after ng training, udi interview rin natin sila. Baka pwede silang maggupit sa akin. O diba? Eksperimento nila yung buhok ko. So abangan natin yan, ha? Abangan natin. So please, guys, ito po ay regalo sa atin ng Reyes Haircutters. Regalo ko rin po sa inyo. So please share our interviews and like our pages and social media accounts para po tayo po ay mag-qualify. Yehey! Okay, so next, ating mga bisita. Shout out muna sa Kumu Zens. Aba, ang daming nagpadala. Aga nagpadala ni Nga Punbo at ni Bear River 26 ng virtual gifts ng halo-halo. Thank you! And of course, si Toby Sebastian. Go, mommy! Sabi niya. Next, si Ariel 95. Hi, Tita Jing. Sabi niya, okay, so, kay Mommy Alona from USA. Si Rain Alfred 09. Panotice po. Ayan. Sabi niya, uy, naniningil siya ng utang. Sinong sinisingil mo? Okay, si Junet Chavez Palenzu, si Ralph, 12695. Thank you, Ralph. Shinare niya, na niya yung ating interview. Si Every XZSC, ayan. Si Junet Chavez Palenzu, ayan. Hello! Thank you sa mga Kumu Zens. O, nagdadatingan na sila. We have more than 100 Kumu Zens nakatutok sa atin. At ang daming pinapadalang heart. Thank you. Ayan. Hintayin natin ang pagdating natin mga Kumu Zens. Samantala, okay, one final shoutout dito naman po sa ating YouTube channel. Si Noemi Bersabal,
si Ma'am Israel Labitag. Thank you, Ma'am Israel. Next, si... Uy, on time daw si Ma'am Israel. Tapos ka na magluto, Ma'am Israel. Maaga ka nakapagluto ngayon. Ayan. Si Jeanette Palenzuela. Good evening po. PJ Encarnacion from Bataan. Hello to the Encarnacion family. Paul Tolentino watching from Pansipit. Agoncillo, Bulacan. Ay, bali. Agoncillo, Batangas. Hi, Tita Jing. Sabi ni Grifalda Encarnacion, nakaka-proud po ang show ninyo. Very informative. Siksik lagi sa kaalaman. Uy, thank you, PJ. PJ, share mo ha, para mas marami tayong matulungan sa impormasyon. Si Dr. Nit Sartho. Hi, Doc. Siya po ang ating volunteer optometrist. Sa salamat, Doc. Miss na kita, Doc. Kumusta ka na? Next. Si, ayan, si PJ Neokan Rakne. Napakahusay po ng show ninyo, Encarnacion Family Watching. Thank you, PJ. Lan Bartosilio, credible lang po na news. Nakakaloka. Ma-fake news. Ay, totoo yan, Lan. Kahit ako careful din, lalo na sa mga COVID-COVID updates, no? Parang ang hirap-hirap mag-check ngayon kung ano yung mga totoo. So, please just go to the credible news sites, of course, yung mga news sites po ng ABS, ng GMA, Raffle, Philstar, Inquirer, and of course, pagdating po sa vlogging, live stream, Facebook pages, yung news personalities po, syempre yun yung pangunahin kasi hindi naman kami magbibigay ng mga impormasyon na alam naming tagilid. But of course, meron din pong mga personalidad na kahit na hindi po media, pinangangalagaan nila yung kanilang pangalan, yung kanilang page. Halimbawa, mga doktor, ayan, so very careful sila. So, pwede rin po nating silipin pagdating sa mga impormasyon na gusto nating, na kailangan po natin. Si PJ ay from, is from Balanga City. Next, si Malu Zapata. Next, si Estrella Rombano. Hello! Next, si, daming mga post. Si Sylvia Mineta. Hi, Sylvia Bengay Arguelles. This is Beng and Jean from NKTI. Uy, hello! Oo, ito yung ating NKTI family sa Pet City. Oo naman, kayo pa. Si Nona Damian, Kemboy Dablo, ayan, mga suki natin. Sylvia Mineta from Japan. Hello, Sylvia. Rans Paul Yap. Si Fred Malio Tabausares. Hi, Fred! I hope ang next topic ninyo naman po ay cardiovascular disease. Uy, Ralph, i-note natin, request ni Fred. Oo, may problema sa heart si Fred. Fred, ano nga ba yung problema mo sa puso para we can specifically zero in on that, no? Kung ano yung problema mo sa puso. Next, si Maricar Bolima. Ayan. Next, Hilda Hechanova. Ako po nagluto ng hapunan habang nagluluto. Nanonood po ako ng program ninyo. Wow, thank you, thank you. Mga suki natin to eh, sila Hilda Hechanova. O ayan, ha? Tapos na ang mga shout-out natin, ha? So we have close to 200 kumuzens. Yehey! Thank you, ha? Thank you. If you have questions, kung may kwento po kayo, kung kayo rin po ay mayroong gustong ibahagi sa atin, or kung may gusto kayong linawin sa ating mga bisita, pwede pong i-comment ninyo, pwedeng kayo rin mismo magtanong. Sa Kumu, pwede kayong tawag doon umakyat, no? So pwedeng bigyan namin kayo ng access para kayo mismong makapagtanong sa ating mga bisita. Minsan kasi ang daming follow-up questions. So, ang hirap minsan i-explain pag comment. So, please, participate po kayo at let us know if you have any questions. Okay, Fortunata Kapala. Hello po, from Rome, Italy again. Hi! Paki-greet naman po yung daughter namin, si Shara Marie, celebrating her birthday today. Thank you very much po. God bless ulit. We thank you ha, Fortunata. At salamat sa lahat ng ating OFW followers, pati yung mga miyembro ng Fritch team. Last night, no, full force sila sa lahat ng ating mga interview, sa buong interview natin. Nandun sila at nanood, no? At hindi lang nanood, nag-participate talaga. So thank you po. Okay, so before... Without further ado, ito na. Pakilala na po natin ang ating mga bisita, ang ating mga eksperto. Okay. So, unahin muna natin si Dr. Jade
Jamias, ang atin pong favorite. Good evening, Tita Jing. Good evening, Tita Jing. Okay, it's nice to be back. Bati ka muna, Doc. Bati. Okay. Magandang gabi sa lahat ng ating mga kasambuhay. No? Magandang gabi po sa inyo. And good evening, Tita Jing, again. Hi, Doc. Ayan, si Doc po ang atin pong eksperto. At kakatapos ko lang magpa-colonoscopy sa kanya. Di ba, Doc? December, Doc, no? December, yes. So. Ayan. So, Doc, eksakto. Kasi yung atin yung paksa ngayon ay yung para sa ating Colorectal Cancer Awareness Month. March, Doc, ang Colorectal Cancer Awareness. March is a Colorectal Awareness Month. Oh. Okay. Tama Doc, yan. before natin tawagin si yung atin pong bisita, si Toots, no? Siya po yung isa sa ating mga survivors, 'di ba, sa colorectal cancer. Doc, ano muna tayo, yung kanina nga sinasabi ko, no, na madali sanang maagapan, madaling magamot, no? Kung may ilang mga bagay lang na ginagawa yung mga patients natin regularly. Pero in terms of statistics ba, Doc? Meron ba tayong statistics kung gaano karami yung mga nagkaka-colorectal cancer sa Pilipinas? Actually, yung exact number, I'm not too aware, pero ang colorectal cancer na sa top 3 na causes ng cancer sa Pilipinas, no? So, both gender, no, sa babae at lalaki. So, yun, medyo nakakalungkot, no, kasi may mga screening test naman tayong available, pero marami pa rin ang hindi masyadong aware na posibleng maagapan at mahuli ng mas maaga ang colorectal cancer. Doc, ito bang anong sanhi? May ano to? Merong kinalaman sa lahi? Okay. So may mga ano tayo, no, yung mga tinatawag nga nating risk factors, no? May mga non-modifiable, wala tayong masyadong magagawa. Yan nga po yung sinabi niyo, Tita Jing, no, na mamana, no? Isa, unfortunately, ang colorectal cancer na is genetically predetermined, so namamana. May mga ibang condition din na nag-i-increase ng risk factor ninyo. Tulad ng tinatawag nating inflammatory bowel disease, no? Yan yung namamaga ang inyong bituka dahil sa kagagawa ng sarili niyong immune system, no? Yan yung tinatawag nating Crohn's disease and ulcerative colitis, no? So, although there are modifiable risk factors, kunwari kulang sa fiber ang inyo pong kinakain, no? Lack of fiber in diet. So if you drink a lot of alcohol, no, alcohol is one risk factor also for colon cancer. If you smoke a lot, no, so pag naninigarilyo, no, isa po 'yan sa mga may kinalaman din sa pagde-develop ng colon cancer. Of course, another non-modifiable risk factor, alam natin ang ating edad, eh pag tumatanda na po tayo, nagkakaedad, no, no. So hindi natin masyadong maiiwasan na magkaroon po ng risk for certain cancer. At isa nga po doon, ang colorectal cancer. No? So, ilan lamang po yan sa mga risk factors na maaaring magpa-increase ng inyo pong chance na magkaroon po ng colon cancer. Si Doc Jade po ay eksperto po, no, pagdating nga dito sa usapin ng colon cancer. And of course, isa rin po siyang liver specialist. Doc, ikaw, ibang level ang training mo, ha? Abroad pa ang training mo, Doc? O talaga? Hindi, kailangan lang kasi dagdagan ng kaalaman para pag pumunta na dito sa Pilipinas, mas marami tayong ma-share sa ating mga pasyente, no, kababayan. Mm-hmm. So he's a liver specialist at Sydney's Royal Prince Albert Hospital noon pong 2005 and hanggang 2007. Ngayon, Doc, you're currently the president of the Hepatology Society of the Philippines? Tita Jing, past president na po. Past president na. Okay. So, sinong president natin ngayon, Doc? An outgoing president po natin ng Hepatology Society of the Philippines, si Dr. Roberto de Guzman. Ah, okay. I think I interviewed him na rin before, no? Yeah. Pero, Doc, itong anong kinalaman ng bakit ka liver specialist din? May kinalaman ba ang gastrointestinal? Kasi you're also a gastrointestinal fellow, no? Oh, yeah. At, so yung University of the Philippines. Pagiging, Tita Jing, yung pagiging gastroenterologist, actually, kasama naman sa training namin yung maging ang liver. Kaya lang, may mga ibang aspeto ng paggagamot ng atay ang hindi masyado kaming na-expose when we were still in training. Kaya yung iba sa amin nagplanong pang mag-train ulit pa sa ibang bansa para
maging mas specialista sa paggagamot sa atay. So, Doc, yung mga binabanggit mo kanina, yun yung mga sabi mo nga risk factors. Yung ano ba, Doc, yung sintomas ng colon cancer, pag lumabas na ba yan, ibig sabihin malala na ba? Tama yan, Tita Jing. No? So, katulad ng ibang cancer sa ibang katawan natin, ang colorectal cancer, sa umpisa walang nararamdaman. So, yan yung mga tinatawag nating walang symptoms, asymptomatic. So, madalas, pag nagkakaroon na ng sintomas, doon na masasabi natin na sa medyo advanced na stage na ang ang cancer, no? Kung lalo na pag-usapan nga natin colorectal cancer. So, ang ilan sa mga karaniwang sintomas kung meron mang mararamdaman ng mga pasyente, kadalasan very non-specific, pwedeng nanghihina lang sila, nangangayayat, no? So, yung specifically pertaining to the large intestine o yung colon natin, maarang iba sa kanila magko-complain ng nagbabago ang kanilang bowel motion, so yung kanilang pagdumi. Maaring sila ay unti-unting nagiging constipated o dumadalang ang kanilang pagdumi. Yung iba naman po, pwede mag-complain ng diarrhea na hindi ho nagre-resolve, yung tinatawag ho nating chronic diarrhea. Yung iba naman po, pwedeng dumumi ng may kasamang dugo, no? So, yung rectal bleeding na tinatawag ho natin. So, isa yan sa mga nakaka-alarmang senyales, no? Bukod sa pangangayayat. Yung iba naman po, sa ordinaryong test, malalaman na lang, wala silang nakikitang pagdudumi ng dugo, pero malalaman na sila pala ay anemic ng walang sanhi ng kanilang anemia. No? So, yun po yung mga ilan sa mga karaniwang nakikita nating mga senyales at simptomas po ng colorectal cancer. Doc, itong ating mga kumuzens, karamihan dito mga bata pa, no? Mga 25 and below. So, yung may connection ba sa edad, Doc? Malaki ba yung posibilidad ng colon cancer sa mga mas matatanda? Tama ka doon, Tita Jing, no? So, katulad ng nasabi natin kanina na ang age is one of the risk factors, no? Kaya nga sa pag re-recommenda ng screening, mas nire-recommend na pag kayo po ay more than or equal to 50 years old kasi mas mataas ang chance o magkaroon ng isang taong sa ganong edad na magkaroon ng colon cancer. So, but ngayon po may mga move na to lower it down to 45 years old na mag-start po ng screening for colorectal cancer. So, ang pagkakaroon ng colon cancer sa mga bata, no, ay medyo hindi karaniwan unless kayo po ay may lahi o namamana o namana po ang gene, no, genes na related po sa pagkakaroon po ng colon cancer or colorectal cancer. Doc, naku, dami ng questions ha, sa Kumu. Hello sa mga Kumuzens natin. We have close to 300 na naka-tune in. Si Junette Chavez, Valenzo, thank you po. Tita Jing, very informative po program ninyo. Ayun, may mga tanong siya, Doc, sa inyo kasi sumasakit daw yung tiyan niya. And then, si Nona Damian, may mga questions din. Mga Kumuzens, balikan natin yung inyong mga questions, pati sa Facebook, no, may mga pumapasok na tanong. E patapos lang natin kay Doc yung kanyang discussion. Kasi Doc, kanina binanggit mo na, no, yung mga symptoms, and then yung sabi mo nga may kinalaman din sa edad. Pero yung atin pong screening para maagapan ito, anong edad ba siya dapat gawin? And yung ako po, yung ginawa kong, ano tawag mo doon, Doc? Colonoscopy. Is it one or is it the only, the main screening method? Tama ka doon, Tita Jing, no? It's one of the screening methods, no? So, yung sa unang tanong mo, Tita Jing, kung kailan ba dapat nagsisimulang mag-screening, so may tinatawag kasi tayong mga pasyente na average risk. Ibig sabihin, wala silang namana, wala silang personal history ng cancer, or wala silang family history ng cancer. So, nire-recommend natin ng initially mag-screening for colon cancer or colorectal cancer at the age of 50. Pero yun ang nga sinasabi ko po kanina, meron na hong move na ibaba po yan to 45 years old. So, ang colonoscopy, katulad po na nabanggit ni Tita Jing, isa sa mga methods. Ito po yung paraan ng pagsisilip po ng bituka, no, na ginagamit po natin ng instrumento na tinatawag po nating colonoscope. Ito po ay instrumento na may camera sa dulo
na ipinapasok po no sa butas ng ating puwet hanggang marating po natin yung unang bahagi ng ating large intestine. So, doon po makikita natin kung meron po kayong bukol, makikita po natin kung kayo po ay may polyps na maaaring panggalingan po ng future na bukol, no? Doon po makikita po natin. So, kumbaga, real time po ang pag-i-examine po ng large intestine. Ang ilan pa pong mga screening methods, yung pag-i-examine po ng dumi sa pagdudugong hindi nakikita, yung tinatawag po natin total occult blood test, no? So, kadalasan ito po ay ginagamit natin to screen particularly for cancer, colon cancer. So, ito po ay madaling proseso lang, outpatient procedure, nagsasambit lang ho kayo ng konting dumi para po ito ay ma-examine. At ang pinaka-accurate po at pinaka-common na ginagamit po natin ngayon, yung tinatawag po nating FIT, no? Yung fecal immunochemical test. No? So, ang ilan pa hong mga screening methods dun po sa mga natatakot po magpa-colonoscopy, eh, ang simple po na x-ray na tinatawag po nating barium enema, kung saan ini-x-ray po ang bituka after pong lagyan po ng kulay puting likido, ang tawag po natin dun e barium, ipinapasok po sa puwet at dun po makikita po natin kung may bukol, may malalaking polyps na maaaring makita po sa ordinaryong x-ray. So, may tinatawag po din tayong counterpart po niyan sa na-CT scan, yung tinatawag natin computed tomography colonography, no? So, CT scan po ang ginagamit para po ma-visualize, so makita po ang bituka. So, that's one, another method of screening for colon cancer. But ang isa sa pinaka-accurate, kasi nga po, real-time, makikita po natin, makakapagtanggal at makakapag-biopsy po tayo kung makikita, un po yung ginawa po natin kay Tita Jing, which is yan, pakita natin yung video. Yung pinapakita po natin dok. Ngayon. Opo. Yan, katulad po yung pinapakita. Bakit hindi natin pinakita yung puwet ko, ha? Ay, di ba? Mga mag-viral, kala na ganito itsura ng puwet ko. Okay. Alam nyo, si Doc, kaya love ko yan si Doc. Nakakatuwa si Doc. Alam nyo, wala, you really have, I mean, if you need a gastroenterologist, or a hepatologist, tama Doc, no? Sa liver. Yes, okay. Ay, grabe, Doc, it's Doc Jade na you should get. Ibang level si Doc Jade. Doc, ayan po. Ayan, katulad po pinapakita natin. Mo to. Ano ka, Doc? Ayan. Ikaw ay vlogger ngayon. So, i-annotate po ang ating video, yeah. Doc. So, ayan go, po. Doc. Po. Okay, yung pinapakita po ngayon, no? So, nasa loob na po tayo ng bituka, no? So, ito po, sa stomach po ito, eh. Hindi po ito yung nasa, ito po sa stomach po itong hindi po ito yung colonoscopy. Pero ipagpalagay po natin na ito ay isang sa loob ng bituka. Yan pong ipinapakita ngayon, yan po yung tinatawag po natin. Saan pala yan, Doc? Di ba yan ito, ano? Ito po, itong ano natin pinakita as nung unang pinasok, parang nakita ko po loob po ng stomach ito, eh. May tinanggal siya, Doc, na ano, ayan, ikaw. Ayan. Yan, ganyan po yung makikita natin sa large intestine, yung may maliit na parang kuntil na laman, yan po yung tinatawag po nating polyp. Yan po, yung tinatanggal po ngayon. Yung pong nakasuot dyan, yung para pong may ngipin na metal, yan po yung tinatawag po nating biopsy forceps. Yan po yung ginagamit po namin para magtanggal po ng polyp or kumuha po ng sample kung kami po ay makakakita ng bukol, no, sa loob po ng inyo pong bituka. So yung polyp, Doc, yung polyp ko, saan mo pala tinanggal? Akala ko sa intestine. Ah, sa intestine, pero po itong pinakita natin is the stomach po kasi ito, eh, no? So it's so, meron din pala? Meron din pala akong polyp? Ito sa, this is the, as far as I visualize po kasi yung unang pinakita doon sa dulo, parang nakita ko po yung butas papunta ng small intestine, eh. So, ito po, polyp, no? Ganyan po yung makikita natin, no? Pero, siguro caveat lang po sa sasabihin, hindi naman po lahat ng polyp ay ibig sabihin tutubuan po ng bukol, no? So, maaari pong tubuan ng bukol or mag-progress sa bukol ang ilan pong mga polyp, yung mga tinatawag po nating adenomatous polyp, no? Yung po yung mga posibleng mauwi sa hindi magandang bukol. So, Doc, kapag ikaw ay nag-colonoscopy at may nakita kang polyp, tanggalin mo na lang na. Kadalasan tinatanggal natin kasi ang hindi natin masasabi madalas sa itsura ng sa colonoscopy kung ito po ay merong component na magsisimula na po na maging bukol. Although may mga indirect ways po tayo. Kaya yung pag-e-examine or pag-a-analyze po ng tissue specimen na isasubmit po natin for
histopathological analysis ang magbibigay sa atin ng exact na nature po ng polyp na makukuha po natin. Okay. Doc, paagahan natin yung pasok nung video. Ano lang, magpapasintabi lang tayo, baka kasi may mga naghahapunan. Kaya tayo doon nagsimula kasi baka hindi naman kadiri, pero wala lang, baka kumakain kasi kayo. Pero Doc, yung may mga yellowish liquid na nakita. Ano yung yellowish? So pag tawo dito, pag hindi masyadong nalinis ang bituka, yung mga yellowish fluid na yon, actually dumi po yon, mga residual na dumi yung nakikita po natin. So ang dumi ho kasi natin may iba-ibang kulay, no, pwedeng brown, no, so pwede pong yellow, no, parang ganon. So, Tita Jill, unfortunately nga po, itong napinapakita natin, no, I really verified, it's the stomach, kaya unfortunately po, hindi siya yung large intestine natin. Oo. So, yung dito, sa pagsisilip ng bituka na ito, ng part ng ating gastrointestinal tract, yung nakikita nyo pong dilaw na fluid po yan, yan po yung abdo natin. Pero hindi po ganyan ang nakikita natin sa tawa dito sa large intestine, no? Hindi po yan. So, kasama pa lang stomach? Sa mahahagip pala? Ah, pag colonoscopy, Tita Jing, ang large intestine hanggang dulo ng part, sa dulong part ng small intestine. Yung ibang instrumento, Tita Jing, yung pinapasok natin sa bibig para masilip po natin ang stomach at part ng small intestine. Okay. So, Doc, yung pinakita mo kanina, ano po ha? Hindi, walang sakit. Di ba, Doc? Walang sakit. So, yung pagkokolonoscopy nga po natin, no, so after ng isang araw na ipe-prepare natin kayo, padudumihin natin katulad ng ginawa natin kay Tita Jing, no, so kadalasan naman po pinapatulog natin para walang maramdaman. So pwede nga hong gawin yan as an outpatient procedure. Tapos usually po ang procedure natin mga 15 to 30 minutes, no, depende kung gaano kahaba ang bituka at gaano kadali technically gawin po yung ating pagkokolonoscopy. Okay. So ano po, hindi po siya masakit, mabilis lang, outpatient siya, Doc, no? Tapos, yes. Pwede namang magmaneho agad after. Pero alam nyo na, si Doc, ano yan eh, always careful. Sabi niya, huwag daw mag-drive. Sorry, in-advise ko po kasi mga kasambuhay si Tita Jing na huwag bawal siya magmaneho kasi pinatulog namin siya. Sabi ko, baka yung listo mo, Tita Jing, hindi pa bumabalik, mahirap na. baka slow motion. Ayan, pero it's not a big deal, right, Doc, no? Hindi siya big deal. At least may peace of mind, Doc, for the next how many years? Yung peace of mind na yun. Kailan ba natin ulitin yan? Fortunately, no, katulad ikaw, Tita Jing, wala naman tayong masyadong nakitang seryosong problema. At kung may nakita man tayong polyp, very benign polyp, ibig sabihin walang chance na mag-grow into something more serious in the future. So after negative colonoscopy, no, that would tell you that you're safe until 10 years. So hindi natin kailangan colonoscopy ulit in the next, unless may iba kang maramdaman na hindi mo naramdaman nung una tayong unang beses na kayo po ay nag-undergo ng colonoscopy. Ayan. O before natin tawagin si Toots, yung atin pong survivor, o basahin lang natin yung mga questions nyo, pasadahan na natin, ha? May question from Lynn Nor. Masakit po ba yan? Hindi po masakit. Saka lalo na pag si Doc Jade. Hindi talaga siya masakit, pero pag si Doc Jade, masarap pa. Okay. So, okay ba yun, Doc? Approve ba ako, Doc? Approve. Para mo ako endorser talaga, Doc. Nahihiya na nga ako, Tita Jade. Hindi, nakakatuwa si Doc. Ang gusto po kay Doc, very clear kasi siya mag-explain. So, kaya po, syempre tayo po bilang pasyente, kampante po tayo pag naintindihan natin kung ano yung mangyayari at nangyari sa atin. So, si Doc Jade, kita nyo naman ngayon, obvious ba? Ang linaw-linaw ng paliwanag niya. Saka kalmado siya. O, di ba, Doc? O, talagang ano na kita, Doc? Pwede na kita patakbuhin sa parating na eleksyon. Okay, next, ito, mga questions. Si Scorpio Kulit, shinare niya yung ating live. Thank you, si Encolina, Jamila 101189, mga virtual gifts.
pag nagpadala silang virtual gifts, Doc, ibig sabihin, sobrang appreciated nila yung inyo pong mga impormasyon. So, thank you po. Si Aled, Aled's Zur, Kairam, ayan. Si Nona Damian, twice na po akong nakapag-colonoscopy. Bakit ganun, Doc? Twice yung nakapag-colonoscopy? Siguro, Tita Jing, ina-assume ko lang baka may nakita sa una niyang colonoscopy that she needs ng isa pa ulit and then I follow up. Okay. Si user 3120630, si Kim, thank you, Kim, sa pahalo-halo, Katweng 17. Ayan. Next, si Jucha, Doc, si Cez Max, ayan, nagpadala rin ng halo-halo. Si Junette Chavez Palenzu. Doc, ano pong range, price range ng colonoscopy? Okay. Siguro sabihin na natin, kasi siguro without your PhilHealth talaga sinabi ko, no? Siguro mga between, without your PhilHealth, siguro it would range somewhere from 20 to 30,000. Depende sa ospital na pupuntahan nyo. Yun. So pag may PhilHealth, mas mura. Bawas pa. Okay. Mas mura yun, Tita Jing. Definitely. Okay. Next, si... Naku, daming questions. Wait po, ayan, ito. Si Nona Damian, posible po ba na mamana ako yung colon bag ng tita ko? Paano po ba maiwasan? Ano yung colon bag mo? Yung colon bag na sinasabi natin, yan yung... dinivert o medyo inilabas muna yung part ng segment, ng isang segment ng large intestine. So, hindi naman po sa lahat ng pagkakataon na nagkakaroon po ng colon bag o yung colostomy bag dahil po sa colon cancer. Maaring may ibang rason, no? So, maaring naoperahan, merong na-infection doon na kailangan po muna ilabas. Hindi po yung namamana. Ang namamana po yung sanhi, yung isa sa mga sanhi, yung colon cancer. So, yun ang maaring mamana, pero hindi naman po ibig sabihin na kung kayo po ay magkaganon, ay mauuwi kayo sa pagkakaroon pa ng colostomy bag or colon bag. Yun. And then, ako, dami pang questions. Pinagsasama-sama ko lang po yung related, ha, para po, para, ano naman, connected. Next, si, okay, si Mommy Strel. May food po ba, Doc, na dapat kainin para po ma-prevent, maiwasan ng colon cancer? Sabi natin kanina, no, so kung isa sa mga magbe-benefit for at least mababa natin yung risk factor would be to increase fiber in your diet, no? So, and then maganda rin pong iwasan ang masyadong animal fat kasi katulad po ng sinabi po natin kanina, it's a risk factor. May mga nagsasabi na ang diet na mababa sa calcium, no, isa rin po sa mga risk factor po para magkaroon po ng colon cancer, no? So, kaya high fiber, no, damihan niyo po ang calcium in your diet and then avoid animal fat and most isa pa ho yung mga preservative, no? So, isa ho 'yan sa mga ayaw natin kasi these are modifiable risk factors, no? Most often than not related to our poor diet, no? Yung sa ating mga choice ng kinakain po natin. Okay. Doc, tawagin na natin at this point si Toots. Si Toots Albert po ay isang cancer, colon cancer survivor. Hi, Toots! Hi! Magandang gabi sa inyong lahat. I don't know kung tatawagin kitang Tita Jing kasi hindi naman yata nagkakalayo ang ating edad, no? Alam mo, Toots, pag hindi ka komportableng tawagin na kung Tita Jing, ibig sabihin matanda ka na. depende yan kung sino mo sa atin. Kung ikaw ay konting ano, magpapangulit ang ate. Uy, Toots, ang sarap ng tawa mo. Kailan, buti naman at ano, no, nalampasan mo yung colon cancer mo. Kailan ba to? Kasi ganito yan eh. Para masabi ko sa'yo, yung sinasabi kanina ni Dr. Jade, ako yung isa sa mga grupong may risk factor na galing sa pamilya. Yung pamilya po namin, kalahati po sa amin nagkakaroon ng cancer, usually colon cancer. Ako po yung una nagkaroon ng colon cancer nung ako yung monghe. Na yan, pinapakita mo sa mga litrato, ako yung monghe monk sa Benedictine sa San Beda, nung nagkaroon ako ng problema. Masakit yung tiyan ko, no? Lagi akong parang sinisikmura, ganyan. Tapos, biglang may nagsabi sa aking isang pare na,
bakit parang ang laki ng pinapayat mo, no? Parang naano na ako, na alarm na ako nung talagang siyang nagsabi na ang laki daw ng pinapayat ko. So nung nangyari 'yon, sinabi ko 'yon sa kaibigan kong best friend ko na na doktor, na nagdo-doktor siya sa Amerika muna ng residency. Tapos sabi ko sa kanya, hindi yata gumagaling yung kabag ko, no? So baka pwedeng tanggalin, pero kasi natatakot din ako, baka yung pamilya nga namin may risk factor, baka hindi kaya colon cancer to. So nagsabi rin ako sa kanya. So ang ginawa muna niya, ginagamot muna namin sa umpisa yung symptoms ng akala kasi namin kabag, ganyan, no? And then later talagang hindi, nagpa CT scan at doon nakita na merong mass, merong growth, meron tinatawag na may lumalaki sa colon. At wala noon, sabi ngayon nung tumingin sa akin, sige, ano na natin, mag-colonoscopy muna tayo. Tapos nung napansin na nila na medyo hindi na talaga makapunta sa loob, sabi nila, nagba-block na talaga ng husto, sabi nila, kailangan operahan na. So nung inoperahan na po ako, anong stage yun? Stage 2. So maaga-aga pa rin, ha? Maaga pa rin kasi para malaman nyo, apat yung stages ng cancer, no? Pag katulad si Tita Cory, no? Cory Aquino, President Cory, stage 4 na siya, kaya ano na, late stage na. Ako naman, kaya ako ay parating nag-uusap tungkol sa ganito na importante sana na maagang makita ang problema, no? Kaya lagi ko yung sinasabi pati sa Facebook, kaya nga yung may nakakita ng aking post yata at kaya ako'y naimbitahan ngayon, no? I'm very happy na magsabi sa lahat ng tao na kailangan, katulad ako nung ako'y bata-bata pa, 29 years old pa lang ako noon, nagkaroon na, 'di ba? Stage 2 colon cancer. Dahil nga ako'y nandoon sa isang grupo na risk factor na mataas. At later, na-discover ko hindi lang pala sa tatay ko, kundi pati sa nanay ko meron ding mataas na cancer. Kaya siguro akong maagang nagkakaroon. Pero Toots, kanina, na-monitor mo naman si Doc Jade, 'di ba? Marami siyang binibigay ng mga tips, ganyan, sintomas, etc. Pero ikaw, alam mo na from the start na nasa pamilya, nasa lahi ninyo. Oo. Yun nga, alam ko na kagad, bata pa ako, alam ko na yung pamilya namin lagi nagkakaroon ng cancer, na especially colon cancer. Kaya medyo natakot na ako at saka kaya ako medyo ayoko rin magkaroon ng anak kasi naisip ko kung ako ay magkaroon ng ayoko nang ipasa pa ito kasi nasa lahi ninyo. Parang di, kaya ako tinatanong kasi ang daming mga kumuzens at followers natin ang nagsasabing yung kanila nga daw daddy, no, at parents, si Cez Max, my dad died with colon cancer. Ano pong masasuggest ninyo na dapat gawin namin ng mga anak? And then meron din dito sa Facebook. So ikaw, kahit actually, alam mo ba na ang nasa lahi ninyo, did you do anything to try to prevent. Wala akong munang ginawa, pero supposedly ngayon meron kasi even may genetic test na ginagawa, may isang research institute sa Australia na nag-contact sa amin na pwede daw ma-screen yan early para malaman kung meron ka talagang yung gene na yon, kasi ma-identify na sa amin na may rogue gene. So yung ibig sabihin ng rogue gene na isang gene na talagang na eventually magiging ano nga yung pinatag na polyp, at tapos eventually pag yung polyp na yun na pinakita ni Dr. Jade, kapag hindi yan natanggal kagad, pwedeng lalaki pa. At aking nag-istorya ko nga nung after kong inoperahan, yung kalahati nga ng aking colon ay tinanggal, kaya nga sabi ko, ako ay semicolon na ako ngayon, sabi ko. No? So, okay yun. Oh, at least kalahati, hindi ka kama, kasi pag kama, ibig sabihin dead ka na. Oo, kaya nga. So ako ay okay. Semicolon na ako. Siguro, sabi ni Doc Jane, mag-host ka na lang, huwag ka na magpatawa. Kasi no. Siguro masama akong damo kaya matagal-tagal pang buhay ko. Wait, Toots, balikan ko yung sinabi mo na na maaga pa lang. I mean, alam mo na, no, na nasa lahi nyo. Pero, so Doc Jade, yung mga kaso ni Toots, anong payo mo dun? Kailangan ba 20 years old magpa-colon colonoscopy na 25? Okay. Magandang tanong yan, Tita Jing. So, ang rule natin dyan, so,
tinatanong natin kung at least sa knowledge, no, at least kay Toots, no, kung sino yung sa miyembro ng pamilya na pinakamaaga o pinakabatang nagkaroon ng colon cancer. And then, example, sabihin na natin 50 taon. So, magma-minus tayo ng 10 taon doon sa index patient na yon, at doon natin i-recommend sa rest of the family members, yun ang pinakamaagang edad na magpapa-colonoscopy sila. Lalong-lalo na kung less than 60 years old nga yung unang nagkaroon ng colon cancer. Pero kung more than 60 years old, no? So, ang nire-recommend as early as 40 years old, magpa-colonoscopy na rin. So, para maghuli ng mas maaga. Kasi it will take about, sabihin na natin, para to develop polyp, mga 7 to 10 years eh. Kaya yun yung basis of you subtract 10 years do sa nagkaroon ng colon cancer. Kaya kung kahit si Toots, sorry ah, ilang taon ka nung nagkaroon ka ng 29. Oh my God, it's ang aga, no? Ang aga talaga. So, yun nga eh, yung family history namin, usually nagkakaroon bandang 50s. So, the usual na sinasuggest ka sa amin is 40 years old. Kaya naisip ko, ay, bata pa ako nun, hindi pa naman ako magkakaroon siguro. Eh, biglang nagkaroon ako na 29 years old, no? And then, talagang, it was just my luck. But on the other hand, still good luck because maaga at saka dahil nga dun, nung 29 years old ako, kahit kalahati tinanggal, sinabi naman sa akin ng aking oncologist, na dahil ang laki ng risk factor mo kahit na walang problema sa lymph nodes, mukhang hindi naman kumalat, pero dahil syempre siguraduhin na natin, binigyan ako ng chemotherapy ng 6 na buwan, no? At tapos after nung 6 na buwan ng chemotherapy, lagi akong regularly na colonoscopy, blood test, yung tiyatawag na CEA na cancer marker, and then every 3 months yon, no? And then later, nung after 5 years na yata, binabaan, ginawang every year, no? Pero hanggang every year lang. E kaso, I've been very regular in having yung colonoscopy nga kada taon, except last year. Dahil last year, nagkagulo-gulo dahil dito sa COVID. Walang yang COVID, no? So kaya medyo ano rin ako, magpapaganyan ba ako o hindi. Pero this year, sabi ko, ay kahit na ano, sige, kahit hindi pa tapos tong pandemya, sige nga, magpaganyan ako. E kaso, itong February 20, na-discovery, ayun nga, na meron hindi lang polyp, may dalawang natanggal na polyp, isang maliit, isang malaki, pero meron ding lumalaki na ano, may growth na 2 centimeters. So, ngayon, kakakausap ko lang kaninang umaga sa surgeon ko, sinabi ng surgeon ko na kailangan talaga nating tignan muna, pero magditawag na rectal EUS muna na gagawin nila, scope na ng parang colonoscopy rin siya, na, na sisilipin uli nila kung gaano kalayo yung problema. Kung medyo mukha naman daw malapit-lapit lang, tatanggalin lang ng yung tinatawag na bahagyang lang tatanggalin. Kaya lang, ang mas sinasuggest nga is mukhang tanggalin daw yung halos lahat na. Konti na lang ititira. Kaya problema nun, pag ginawa na yun sa akin, yun nga, magkakaroon ako ng colostomy bag, no? So yun yung magiging effect nun. So nagdadasal mga ko na ako ngayon na ako life-changing yun pag nagkaroon yes, ako ng correct. Uy, Dok Jade, pick up lang. Toots, ano lang, sorry lang. Balikan ko lang kasi baka makalimutan natin. Eh, ang daming mga nag-comment no, dun sa kwento mo. Bakit daw every year ang pagkakolonoscopy niya, Dok Jade? Kasi katulad na nabanggit ni Sir Toots, no? So, very high risk kasi siya for tumutubuan ulit ng bukol. Kahit so, na natanggal successfully, pwedeng tumul. Kasi po, iba yung kaso ni Sir Toots, eh. Meron siyang genetic predisposition for magkaroon ng mga polyp na hindi lang benign. Yung talagang tutubuan ng cancer. Kaya, mas nagiging mas maingat sa kanya para mas mahuli ng maaga. At kung may mga polyp na kailangan matanggal o may mga panibagong polyp, matanggal kasi yung mismong pagtatanggal ng polyp is potentially curative, lalong-lalo na kung wala pang ebidensya ng invasive cancer. Okay. So yung kanyang, so ano to for life na to, Doc Jade? Siguro sa kaso niya, talagang mas magiging mas madalas ang pagkokolonoscopy kay Sir Toots. Ganun na nga talaga mangyayari. So Doc, kapag ikaw ay diagnosed na may colon cancer kahit gumaling ka,
every year, kailangan kang mag-colonoscopy. Okay. So, medyo ika-clarify natin yun, no? Kasi may mga tinatawag tayong sporadic. Ibig sabihin, walang genetic predisposition. May mga taong nagkaroon ng colon cancer because of their environmental exposure. Kunwari, hindi mahilig kumain ng gulay, no? Talagang puro karne, mahilig uminom ng alak. So, yun ang kanyang risk factor. Pero, kunwari, nag-discover sa isang taong walang genetic predisposition, no? So, depende sa lubha ng unang cancer na nakita, no? Yung extent ng involvement, dun magdidictate kung gaano kadalas at ang unang pagkukolonoscopy after matanggal po ang bukol. So usually, ang next na colonoscopy po, kung nagawan naman po ng full colonoscopy, kasi katulad po nung nabanggit ni Sir Toots, yung sa kanya dahil barado na, hindi nasilip ang ibang part ng bituka niya. No? So, mahalaga din po yon na kailangan na sisilip ang buong bituka kasi hindi po natin alam kung may iba na rin pong nagsisimulang bukol doon na hindi lang po nakita dahil nga barado. Yan, usually inuulit po natin within 6 months to 1 year after the surgery. Talaga pong uulitin kaagad ang colonoscopy para makita. And then after that, kung kunwari na full colonoscopy, usually after a year from the surgery or treatment, magko-colonoscopy. And then kung wala na hong makita, usually tumataas na po ang interval, nagiging every 3 years na. So, yun po yung sa mga pasyenteng walang genetic predisposition. Hindi ho naman na ang pagkakaroon po ng colon cancer. Ayun, okay. Toots, may mga questions din dito. Maybe you should answer them first, no? Bago natin ipasa rin kay Doc. Kasi, oy, si Veronica de la Paz. Oh, may mga may fans ka rin, Toots. Hindi lang pala si Doc Jade ang may fans. Ikaw rin. Mga fans si Doc Jade sa NKTI. Ayan, nagme-message. So, si Veronica de la Paz, watching you, Toots, sabi niya. And then may mga questions dito pagdating sa pagkain. Ang daming questions, Toots and Doc Jade, pagdating sa pagkain. Anong so, kinain ko? Ako hindi ako kumakain ng karne. Kasi parang feeling ko, sinabi na sa akin ng doktor ko naman na parang kung tutusin mo, baliwala na yung halos yung kakainin mo dahil talagang familial, yung galing sa pamilya yung aking problema. Pero sabi naisip ko naman, walang mawawala kung tanggalin ko yung karne. So ngayon, ako talaga halos hindi ako kumain sa mula nung ako yung na-diagnose 23 years ago, hindi ako kumakain ng karne. Tapos yung ano nga lang... Pero bago ka na-diagnose? Bago ka na-diagnose? Kunti-kunti, pero hindi rin ako ganun karaming kumakain ng karne. Ano rin ako, hindi malakas naman ako. Or a healthy lifestyle. You try to maintain a healthy lifestyle. Yeah. And then of course, I think the other thing, kanina tinatanong mo sa akin, lagi akong mahilig tumawa. I think that's also important. You have to have a good way of looking at things. When yung mga aking mga kaibigan, na yung aking dating advisor sa doctoral dissertation ko, no? British siya, na, kinamatay naman niya, lymphoma, sinabi niya sa akin, I hope you do not go through what I went through. But if you do, you must be able to have a good perspective. Think of everything as an opportunity rather than as a disaster. Yun po ang talagang laging natatandaan ko. Kailangan perspective sa buhay. Huwag po natin iisipin na, naku, ano ba ito? Mamamatay na yata ako. You have to be, katulad ng mga Korean at Thai, di ba? Sabi niya, fighting! Laban lang! Very positive ang attitude, laging tumatawa, kung ano. I mean, of course, minsan malungkot ka, pero no? Kasi yes, ang buhay naman, kung tutusin mo lahat naman tayo, mamamatay, di ba? One way of the other, so it's just a matter of attitude. Thank you for that, ha? Ito nga, may tanong nga dito, no? Paano po kayo nabubuhay na semicolon na lang? Kasi ang haba ng colon. Ang haba ng colon, kahit putulin mo yung kalahati, mabubuhay ka pa rin. Kahit tanggalin yung lahat niyan, yun nga, malalagyan ka lang ng colostomy bag, it's just uncomfortable, pero mabubuhay ka pa rin. Ang importante, lalo nga na ngayon, sinasabi ko nga, naku, pangalawang beses ko na. Pero sinabi na ngayon sa akin ng aking oncologist, wala nang chemo, parang irregular monitor ka lang ng konti, no, at least, yun nga, sayon, every 3 months na naman ulit, balik na naman ako sa dating every 3 months, pero sabi ko, that's still a third life for me, no? So I find that still good. It's still very positive. Galing! Take things positively. Galing. Ako, hats off to you, Toots.
Yung thank mga you. Yung ganitong ito yung tanong sa iyo Doc Jade ha kasi pagkain pa rin no. Itong mga kinakain daw, magandang binanggit ni Toots yung karne. So ang question ay san ang sobrang pagkain ba ng karne ay sanhi ng colon cancer? Okay. So it's a risk factor but hindi naman ibig sabihin pag kumain ka ng karne no. So automatic magkakaroon ka ng tawad dito ng colon cancer. No? So maaaring tumaas ang chance mo but it doesn't mean that you will develop colon cancer from it. So siguro kailangan din nga, tama yung Tita Jing, no? Linawin natin yon. So hindi naman ibig sabihin na bawal ka na tayong kumain ng karne, ng red meat in particular. No? So, pero ang ayaw natin, everything in excess. Yun yung marami, yun lang yung kinakain mo. So kailangan balancing diet pa rin. So something that is more it's healthier, no? Alam natin 'yan na kailangan mas marami tayong fiber. It may not just be from vegetables, no? Fiber from fruits, no? Kasi alam natin ang gulay and fruits are very high in antioxidants with anti-cancer properties. Kaya 'yun po yung ini-encourage na kainin natin dahil sa mga ganung properties, opo. Oh, Doc, may question dito. Kung colon cancer po ay nasa pamilya, does that mean sa colon cancer lang dapat magbantay o lahat ng klaseng cancer ay prone na po ako? Okay. So, yung predisposition mas mataas for colon cancer. But kung kunwari may iba pang cancer na nasa pamilya nyo, so ang risk mo for other cancer mataas din in general, no? So doon din po sa mga nagka-cancer, kunwari po nagkaroon ng breast cancer or iba pang cancer sa ban, the risk for another cancer is very high and it may be a risk factor for colon cancer also, lalo pag yung may mga breast cancer kasi magkapareho yung tinatawag nating cancer gene. Kaya kung sa pamilya nyo may breast cancer din, no, kahit wala pang nagkaroon ng colon cancer, maaring kailangan din po maging mas vigilant, no, para sa mga symptoms that may refer that you may have some early signs of colon cancer. Okay, Doc, ito pa si Archangel Raphael, aba. Sabi niya yung mga lamang loob daw po cause din daw po ng colon cancer. Pati yung hindi araw-araw dumudumi. Ah, okay. Okay. So yung hindi pagdumi na araw-araw, tinatawag lang natin constipation, hindi naman po ibig sabihin tataas ang chances yung magkaroon ng cancer. But kung nagiging progresibo ang inyo pong constipation o biglang nagbago ang inyo pong bowel habits, it may be telling us something that may problema kayo sa large intestine or sa colon. And it may be a sign of colon cancer. So hindi natin sinasabing colon cancer kaagad po yun. Pero isa yun sa dapat po na ipakonsulta po ninyo. Baaring may nagsasabi ng meron na tayong problema sa inyong colon cancer. Yung isa pong tanong sa laman loob, wala naman pong kinalaman. But sabi nga po natin, kung very high in fat pa rin po yun, so it may be a risk factor. But it doesn't mean that you will develop colon cancer na 100%. Okay, next si Lynn Noor. Maganda po ba sa ganyang sakit ang pag-inom lagi ng tea with calamansi? May connection ba, Doc? Parang walang connection but probably I will answer that. Sabihin na natin, calamansi, no? So, it's rich in vitamin C, it's an antioxidant, then in general, it can be protective. Okay, pero hindi natin sinasabing pag uminom ka noon, mabawala na 100% ang risk factor mo for colon cancer kung kayo po ay merong risk factor for it. Okay. Si user 3120630, Catwing 17, shinare po nila yung live natin. So thank you ha for sharing. Ruby's Vlog. Ayan, nagpadala naman ng virtual. Halo-halo. Marana Vaj Martin. Ayan, mga nag-share po ng stream at nagpapadala ng virtual gifts. Thank you po. Ito, may tanong kay Toots. Sir, gaano kasakit po yung sakit na naramdaman ninyo? Kasi sumasakit din po yung tiyan ko.
Nako, talagang parang, kasi parang feeling ko nga at that time, meron na akong kabag na parang laging sumasakit ng gusto. Ulit-ulit. Kaya ako nagkukonsulta sa doktor. Alam mo kasi minsan, mahilig tayo mag-self-medicate, yun yung nagiging big problem natin. Meron akong, honestly, meron akong sa dati kong opisina, no, na sa gobyerno kasi ako nagtatrabaho, meron akong dating opisina rin sa gobyerno, librarian namin, laging umpisa, eh, sukit niya, kinaano ko, nag-ano lang ako yan, akala niya ganyan, tapos later, stage 4, colon cancer rin, na ano siya, she died within a few months. Yun yung nagiging problema, sinasabi ko kung sino man siya na nagkakaroon ng problema, kung sumasakit-sakit, dumiretso ka na sa doktor, magpatingin ka. Huwag mong isipin na ano lang to, pwede lang to ganito ganyan. Kasi pati nanay ko, ano, pancreatic cancer naman siya nung kinamatay niya, no, nung 2009 siya namatay, 2007, and before that laging sinasabi lang niya, ay, ano lang, sinisikmura ako, ganyan. So, take lang siya ng take ng sariling ano, and then later na diagnose ka siya na pancreatic cancer stage 3. And then nabuhay pa rin siya ng medyo matagal-tagal, 2.5 years after diagnosis, dahil marunong rin lumaban, no? Kailangan pa yung spirito maayos. Pero yun nga, anything na meron kang may diferensyan feeling mo, parang makina, no? Parang na-kotse ka. Kung ang kotse may konting problema, agad-agad pumunta ka ng mekaniko. Problema yung ano, no? Ano, wag ka na mag-iisip-isip pa na kasi iniisip mo yung gastos. Siyempre may gastos, pero mas magastos kapag ikaw na yung nagkasakit ng gusto. Diba? Ako, nanenermo na eh. Ikaw palang tito, tito toots. Ay, oh, nanenermo na si tito toots. Lahat. Okay, maganda yung, well, taking off from what you were saying, no? Doc, ito kasi si Angel Wing, sabi niya, kapag po ba may GERD, may posibilidad po ba na maging cancer? May GERD po kasi ako. So, Doc, maybe you can differentiate bag doon sa grabing pananakit na nararamdaman ni o naramdaman dati ni Toots at itong GERD ni Angel. Okay. So, medyo magkaiba, Tita Jing, no? Yung acid reflux, no? Yung gastroesophageal reflux disease doon sa type na pain na naramdaman ni Sir Toots, no? So, most likely, yung nasa ramdaman ni Sir Toots, medyo nasa ibang part ng kanyang abdomen yon. Ang acid reflux, a disease or problema involving the upper gastrointestinal tract, yung unang dinadaanan ng pagkain, yung esophagus. Doon sa tanong ng ating kasambuhay, no, kung kayo po ay may acid reflux at nagtagal at hindi nagre-respond sa pangpababa ng asido, so, maaring magkaroon po ng pagbabago sa esophagus, yung tinatawag po nating Barrett's esophagus. Yung lining ng esophagus, nagbago. No? So, yun po, maaring pong magkaroon ng tubuan ng bukol kung patuloy na mababasa po ng asido. So, potential na mauwi sa pagkakaroon din po ng bukol. Ang paulit-ulit at hindi nagre-respond na acid reflux. Okay. Yung pain, Doc, na naramdaman ni Toots, eh, di ba minsan talaga namang sumasakit yung tiyan, nasa sinisikmura. Paano mo i-differentiate? Okay. So, unfortunately, walang makakapag-differentiate talaga kung ano yung symptoms related na may bukol ka na pala or wala kasi very non-specific. Kaya lang siguro magsasabi sa atin na may malaki ng problema or organic na po talaga is yung progresibo, no? Yung hindi nawawala sa ordinaryong gamot. At meron pong nakaka-alarmang senyales. Nangangayayat ng walang rason, nawawalan ka ng ganang kumain. So, lumulubhang, yung hindi ka na mas lalong dumudumi, no? Yung nagiging progresibo na yung iyong constipation. Kumbaga, tinitignan natin sa pangkalahatan, hindi lang doon sa severity ng sakit. So, tinitignan natin yung mga associated na signs and symptoms na magsasabi sa atin na hindi simpleng sakit lang ng tiyan yun. So, yun siguro yung kailangan nating i-emphasize. Okay, ito may tanong kay Toots o yung mga naghahapunan ha, pasintabi lang po. Ikaw ba raw, Toots, ay dumumi ka na may dugo? Oo, actually ganito yan. Kasi sinabi rin sa akin ng dati kong doktor na malamang yung sa aking dumi, hindi ko lang nanonotice. Kasi minsan hindi ka naman tumitingin sa EBS mo, di ba? Parang, meron kang ganyan. So, ayaw mong tignan. So, malamang noong panahon na yon, may problema na ako.
kaya nga ako pumapayat at nagkakaroon ng siguro ng dugo sa aking dumi. Kaya lang hindi ko masyadong napansin. Mm. So yung pag-dumi, Doc Jade, ibig sabihin ba medyo stage 2 na ang okay. So yung pagdumi ng dugo, hindi naman po ibig sabihin palagi na bukol na kaagad ang sanhi noon kasi may mga may mga sanhi din na hindi naman bukol. So pero ang in general, ang pagdumi ng dugo ay nagsasabi sa atin na kailangan natin ng further investigation. Na kahit sabihin na natin alam mo nang may almoranas ka, yun ang dumudugo, hindi ibig sabihin na palaging yun lang yung nagdudugo. So ang red flag sign, yan ang tinasawag natin. So alarm feature yan na nagsasabi sa atin na kailangan na kayong pumunta sa inyong doktor kasi nangangailangan ng further investigation. Ayun, okay. Yun kasi ang tinanong ni Isi Tumia Banaag. O Isi ha, sabi ni Doc, kailangan ng further investigation kapag ikaw ay may dumi sa dugo. O dugo sa dumi. Pero Doc, ano ba yung, kasi kanina dami mong nilatag no, na mga screening procedures. Alin ba dun yung pinaka mas mura-mura naman, di ba? First time mo pa lang naman magpapacheck. Kung kayo po ay wala yung obvious, yung katulad na sinabi natin, walang bleeding, no? So ang pinakamura would be yung tinatawag na yung pag-i-examine ng dumi ng, sa pagdudugong hindi nakikita. So that can be a first step. So pag nag-positive po iyon, ibig sabihin mayroong pagdudugo pala na hindi lang obvious, yung occult bleeding, then that will lead you to probably most likely po is magpa-colonoscopy. Kasi ang colonoscopy nga po, katulad po na sinabi natin, it's both diagnostic and maybe potentially therapeutic. Kasi pag may nakita hong polyp, matatanggal po kaagad po doon. And sabi nga po natin, kung yun pala ay nagsisimulang bukol, yung pagtatanggal po ng polyp may be potentially curative. Ibig sabihin, hindi na umauwi sa pag-oopera. So kung kunwari po, may risk factor po, kunwari, may sakit sa puso, may sakit sa baga na hindi pwede safe pagpa-colonoscopy, yung mga alternatibo po nating sinabi kanina. So, yung x-ray na tinatawag po natin, yung barium enema. So, that is cheaper than colonoscopy. Pero ang problema po sa mga x-ray at CT scan, wala pong kapasidad na magtanggal ng polyp, wala ding kapasidad na magkuha ng sample. Doon lang po natin magagawa sa colonoscopy. Yun po lang ang shortcoming ng mga x-rays at saka CT scan sa pagsiscreen kasi wala hong magagawa hong biopsy. Okay. So yung colonoscopy doc na pinakita natin, so yun pa rin pala no ang pinaka-ideal, Tita Jing, pinaka-ideal po natin magagawa. Actually po, mukha po siyang mahal pero mas marami po tayong impormasyong makikita. So yung doc, itong pinapakita natin sakaling may nakita doon na sabi mo nga pag polyp madali naman tanggalin, di ba? Pero has it ever happened na hindi lang polyp, talagang pangit no yung nakita okay. And on the spot pwede bang operahan yun? Ayun, katulad na nangyari kay Sir Toots, no? So unfortunately barado na. May marami kaming nakikitang ganun. No, so na hindi namin ine-expect kasi may mga Tita Jing may katulad kay Sir Toots. Minsan lang beses nag-report na hindi siya nakadumi. So, pag-silip namin, nagbabarang bukol na. So, yun talaga, wala tayong magagawa. It's something emergency, kasi po pwede pong pumutok kanyang bituka pag hindi wala na hong dadaanan ng dumi at hangin. So, that will really lead to a surgical procedure. So, unfortunately po. Okay, Doc, itong pinapakita natin, syempre, kasi tayo cleansing, di ba? Before the colonoscopy. Kaya malinis, tignan, no? Makinis. Pero tinatanong ni Archangel Raphael, recommended po ba ang mga drink na nagki-cleanse ng colon? O di ba Doc, marami ngayon yung mga cleansing. So, actually po, wala naman pong, kumbaga, kulang pa sa pag-aaral para sabihin nating beneficial siya. Pero siguro po kung kayo po madalas ma-constipate, no? So yung mga may mga cleansing po talaga na nakakapagpalinis ng bituka po ninyo kasi yung mga symptoms ng bloatedness katulad po ng sinabi ni Sir Toots kanina, bunga po yun ng mga duming hindi lumalabas din kasi doon sa mga bakteriyang nandun po sa dumi. So it further worsens yung bloatedness na tinatawag po natin o yung gassy feeling pag
pag hindi ho nakakadumi ng maayos. But kung yun po ba ay makakabuti, no? So sabihin po natin kulang pa ho ang ebidensya para sabihin natin it's something beneficial. Ayun, naku, marami ditong believe sa iyo, Toots. Ayun. Ano, wow, sabi nila, galing naman daw ng attitude mo. Galing kay FHE Ong. Yung ating mga kumuzens, we have close to 800 kumuzens. Ako, thank you po. Tuning in, user 4904903, Loren Morada. Ayan, mga nagpapadala ng halo-halo. At si Boyle Shi, o Ball Shi. At si Yanni, 24776. Ayan, mga nag-share po sila nung ating pong mga pinag-uusapan, no, yung ating discussion. Si Judy Melendres, Toots, yung laging sobra, ang feeling na laging sobrang kinakain at bloated ang feeling. Naramdaman mo ba to, Toots? Actually, feeling ko kasi nung unang beses, yun nga, yung unang 23 years ago, baka meron talaga akong kabag, kaya lang, hindi lang kabag, may problema pa akong iba pa. Kaya hindi naman necessarily yung kabag yung symptoms ng cancer ko, no? Kasi posible may kabag lang, no? Or the other way around. Nung ngayon wala akong masyadong kabag. Kinakabag rin ako paminsan-minsan pero hindi masyado, pero ayun, may konting problema, no? So wag nating, kasi madali tayong agad-agad maiisip na, ay naku, may isang ganito, ay may problema na kagad ako. Wag naman, I mean, kailangan ikonsulta natin sa doktor kasi hindi tayo doktor. I mean, minsan okay. Kasi madali magbasa, lalo ngayon sa Google, magtingin ka lang, ay may nangyayaring ganito, mag-check ka lang sa Google, ay matatakot ka na, ay naku, baka mamamatay na kagad ako, no? Ang feeling ko naman is always remember, hindi po tayo dalubhasa. Kaya nga meron tayong mga eksperto katulad ni doktor na kakausapin natin, i-test po na nila tayo para malaman kung tayo ay okay o hindi. Yun, maganda yung input mo kasi ito, pina-clarify ni Shusi Serundo. May mga myths or facts kasi no, na kailangan nga nating laging susuriin. Ang supposedly, pag mahihilig daw sa mga sweets, sabi ni Shusi, ibig sabihin malakas o mataas no yung possibility magka-cancer. So myth po ba ito, sabi-sabi, o fact? Kahit anong cancer, bawal po ba ang sweets? I think it's more of a myth, no? So yung pagkakaroon ng pagkakain ng sobrang tamis, no? So kung ibabalik natin sa topic natin ngayon, ang mga sinasabi nga ho natin, at least when you talk about diet, ang proven na may relationship would be a diet lacking in fiber, no? So and processed na po pagkain, yan po yung masyadong may connection sa pagkakaroon po ng colon cancer. Pero sa matatamis, sabihin natin sa colon cancer, it's a myth. Okay, next. Almost 1 week na po, masakit yung tiyan ko. May almoranas po ako. May connection po ba yun? Kaya sumasakit ang tiyan ko. Umiikot ang sakit, tagos sa likod. Naku, minsan daw may dugo yung pupo niya, sabi ni Geraldine Estimo. Okay. So yung pagkakaroon niya ng sakit ng tiyan, most likely unrelated dun sa kanyang almoranas, no? So, hindi makakakos ng pagsakit ng tiyan ng almoranas. Yung sa kanyang pagdudumi ng dugo, dun po konektado yung sa almoranas. So, hindi ko lang po alam kung kayo po ay constipated kasi yung pong pagkakaroon nyo po ng constipation na maaaring magsanhi ng pagsasakit ng tiyan po ninyo na maaaring nakaka-worsen po doon sa inyo pong almoranas. Kung ako po sa inyo, mas maganda pong tumungo sa inyong doktor para ko kayo po ay ma-examine. Ay naku Dok, buti binanggit mo yung constipation kasi yun yung tanong ni Edith Benedicto. Paano po kung constipated? Pwede din po bang magkaroon ng colon cancer? May connection ba yung dalawa, Dok? Okay. So, yung kung kayo po ay may constipation, hindi po yun ibig sabihin magkakaroon kayo ng colon cancer. So, ang chronic constipation, yung pagkakaroon ng constipation, maaaring maging simptomas ng isang taong may colon cancer. But hindi po ibig sabihin na may constipation kayo, cancer na po ang katumbas nun, no? So, maaaring maging simptomas lang po siya. So, ulitin po natin, ang constipation, hindi mauuwi sa cancer. At ang may cancer sa colon, maaring magkaroon po ng constipation, pero hindi po sa lahat ng pagkakataon. Yun. Okay, next, Doc. Si Isi Comilla Banaag. Hindi po ba yun nakukuha sa
sa acid reflux kasi po nakapagpa-endoscopy na po ako, may acid reflux po ako. Okay, so ang colon cancer walang connection sa acid reflux mo, easy, no? So katulad po ng aking nabanggit kanina, ang acid reflux sa taas po ng bituka yan, no? Sa esophagus. So ang pag sinabi po natin colon cancer, sa may gawing ibaba, no? No, ng ating gastrointestinal tract. So hindi sila related at all. Okay, next, ito may mga humahabol dito na mga questions. Bumabati si Hoy. Siplon. Hi, Doc Jade. O yan, mga fans din ni Doc Jade. Si Vicky Mitra, Yanni 24776. Sinare po niya yung live natin. Thank you for sharing. Uy, we have close to 900 kumuzens na nakatutok sa atin. And thank you, Doc, sa mga impormasyon ninyo at marami silang natututunan. Okay, next. Okay, last few questions. Hey, Toots. Toots, nakakabilib yung attitude mo. Anong payo mo sa mga may cancer at sa mga pamilya nila? Go, Toots. Okay, ganito nga kasi nga, no, tulad ng sabi ko, minsan madaling, masyak-syak ka minsan, naiisipin mo kasi lagi ang term na cancer, the big C minsan tinatawag. Eh, agad-agad may isip mo, naku, mamamatay na ako, ganyan. Tapos you can get easily depressed. One of the things I think for me na nakatulong is kailangan may kausap ka, no? Kailangan positive yung attitude mo. Kasi araw-araw, even every single moment ng buhay natin, every minute, parang i-appreciate natin. At hindi makakatulong kung nega tayo, no? So kailangan medyo... Yung nga, tiyatawag kong sinabi ko kanina-kanina na fighting yung spirit natin, no? Katulad ng sinasabi ng mga Koreano na laban lang, no? Mga Thai, fighting. Na just be very positive, that because ang buhay, masarap mabuhay, pero kahit na magkasakit ka, hindi naman agad-agad bukas makalawa mamamatay ka. Lahat tayo mamamatay, pero it's the quality of life na kailangan isipin natin, very positive, at kung ano mang natitira nating buhay, yun yung kailangan. Kung meron tayong mga may conflict, may mga away-away, kasi nakakaaway-away kung kani-kanino, aregluhin na natin dahil bukas makalawa, you know, hindi na importante yun, no? So yung mga ganun klase, so always give a very, as I said, yung advice ng aking advisor dati na you can make sure to think of this as an opportunity rather than as a disaster. Wow, thank you. Salamat sa inspiring words. Buti na lang pala, monk ka noon. Oo, hindi ako magdasal noon. Ayan, kaya very positive, no, yung pinanggagalingan. Ika nga, words of faith. Diba? Diba, Toots, no? Words of faith. Okay, si Jasmine, thank you po, Doc Jade. Jamias, God bless you po. Edith Benedicto, napakita natin. Ayan, si Edith Benedicto naman. Thank you po, Doc, nawala yung takot ko. Ayan, salamat po. And then si EC Banaag, salamat po, Doc, Tita Jing, and Kuya Sir Toots. Kuya na, Sir Pa Toots, Tito na lang. Si Tito Toots. Doc Jade, ikaw naman, ano bang iyong huling bilin? Ako, daming mga kinakabahan. Siguro dahil din, Doc, ang hirap magpa-check up ngayon, di ba, because of the pandemic. Yeah, paano yeah. Kaya so, natin pwedeng bantayan yung ating mga sarili? How do we prevent, no? Colon yeah. cancer. So ako siguro ang pinaka-importante, gagamitin ko yung sinabi ni Sir Toots kanina, no? Listen to your body. So tingnan niyo pati kung may mga symptoms kayong kakaiba o mga bago, no, na, o mga symptoms o sinyales na lumulubha. One, tumungo po at kumuha ng tamang impormasyon. At tanging makakakuha kayo ng tamang impormasyon if you go to your doctors, kasi sila po ang nakakaalam para kung ano po ang tamang gawin or further investigation sa mga problema po ninyo. Kasi katulad nga po sinabi ni Sir Toots kanino, no, dahil sa easy access to information, lalo na po sa web, no, minsan maling impormasyon at maling advice ang nakukuha po ninyo. So you go to the professional sa makakapag-advise po sa inyo. And kung kayo po ay may risk factors, no, lalo-lalo na po family history for any form of cancer, colon cancer, or you have a personal history of cancer other than colorectal cancer, then mas maging vigilant po kayo, no? So kailangan po
mas regular tumungo, magpa-check up, magpa-blood test, no, para po mahuli po natin ang cancer, no. So katulad po ng sinabi natin kanina, the earlier we diagnose or catch any form of cancer, including colorectal cancer, yung chance po na kayo po ay mapagaling, eh, manapakataas po, no. So katulad nga po sinabi natin kanina, no, so or palagi nating ine-emphasize, no, mas maganda pong mag-prevent kaysa po maggamot, no. So kailangan po natin, no, so change of lifestyle, no, particularly if the risk factors. I think Tita Jing, ganun lang po yung ating final message, no, sa ating mga kasambuhay, no. Mm-hmm. Maraming salamat. Doc, where can they contact you? Contact information, doc. Okay, so they can contact me sa NKTI, no, it's 981-0304 nagkakamali pa. 981 Maro-wrong number si Doc. Maro-wrong number pa. Nakalimutan ko pa tuloy. Anyway, maka-active ka online, Doc. Mag-message yeah, sa Facebook mo. Yeah. So sa I have a Facebook page, no, you can contact me there and then we'll give you instruction how to do face-to-face consultation or online consultation. Okay, so isa lang naman ang Jade Jamias sa Facebook, Doc. Mamarami kayo. Hindi ko alam, pero I've never tried searching my name, sorry, pero makikita nyo naman po doon kung nakita nyo ako ngayon. Yun. Pareho lang yung itsura ko. Itura nyo. Okay. Tuts, maraming humingi rin dito ng ano, Facebook mo. Siguro mga Jose Ramon, gusto humingi ng advice sa'yo. Oh, sige lang, Jose Ramon, got my tan. So meron ding got my tan, yung tang. Got my tan, Albert. Hanapin lang ako yon. Kaya lang mahaba yung pangalan ko. Jose Ramon Gatmaitan Albert. Oh, and let's include ho, ano ha, Toots, in our prayers. Kasi mag o-opera pa siya. Diba, Toots? And sabi mo nga, you have a big decision to make. So, yeah. Oh. Ano naman, mukhang malakas ka naman sa taas. Oh, mukha naman. Di naman yata ako. At saka maraming pang nagdadasal para sa akin. Siguro nakukulitan na sa yung Diyos na, sa mga dasal. May paano yun? So from semicolon, ano nang may iwan sa'yo? Eh, so hopefully yun pa rin, no? Kung konti, kung talagang mas malakas ang dasal ng lahat ng tao para sa akin, konti lang dadaplisin. Pero kung ano eh, konti na lang matitira. Kung konti na matitira, eh parang ano na, wala nang colon talaga. Okay lang. May ano naman, small intestine pa. Caring. Uy, thank you, Dr. Jamias. Ayan, ang atin pong expert from NKTI. And of course, Toots, ang atin pong cancer survivor at may hinaharap pa pong mga challenges. So let's continue to pray for Toots. They gave their contact information, no, sa Facebook. So reach out lang po tayo sa kanila. Pero thank you, napakaganda naman. And diba, Doc Jade, no, even though it's a cancer, sabi nga ni Toots, It was enlightening, di ba? But at the same time, inspiring, no? So thank you. Ulitin, Doc, sa ulitin na Toots, update mo kami. We'll also monitor your Facebook page, ha? And yes, we continue to wish you well. Thank you. Hi, Tito. Hi, Doc. Yes, okay, Doc. Okay na okay ang atin pong kwentuhan. Ganda po nung naging discussion natin. Siyempre, lagi namang puno ng kaalaman. Pero ang maganda rin po doon, nagkaroon po tayo ng inspiring words, no? From a cancer survivor, from Toots Albert. And again, we continue to, let's pray for him, no? That marami pa po siyang haharapin na mga hamon, mga challenges, sana yung positive disposition niya magpatuloy. And of course, positive disposition din po ng mga doktor. Isa na po doon si Doc Jade dahil kasama po natin sila, no, sa lahat ng ating mga challenges, no, health challenges. Kaya syempre, the positivism comes from them also. So thank you po kay Doc Jade at thank you po sa lahat ng nanood, sa lahat ng nag-message. Ayan, si Lloyd Salde. Sabi niya, thank you, Dr. Jamias, Mami Strel, Labitag. Galing po magpaliwanag. Ayan, basahin natin. Ni Doc, ganun din po si Sir Toots. Madami po kaming natutunan. Marami po kaming natututunan gabi-gabi sa show mo. God bless po sa lahat. Hilda Hechanova, thank you, Doc Jade, sa topic. Thank you din po, Sir Toots, sa sharing. Si
Si Easy Banaag, thank you po sa inyong lahat. God bless you always. Fortunata Kapala, my prayers din po for you, sabi niya. Thank you again, Miss Jing. God bless. And yung atin pong kumuzens, we have close to 1,000 kumuzens. Si Marvs Isaac, nagpadala pa ng virtual gifts. Si Kau Rix, nagpadala rin ng ng halo-halo. Ayan. At si Vicky Mitra, si Mel Meligat, ayan. Meligat, Meligatadner, B54, Candy Robles. Ayan, mga nagpapadala po ng halo-halo virtual gifts. Thank you, guys. And of course, ayan, hi, Tita Jing. She says, Max, thank you po. God bless you all. The Lie Pink Jam, ayan. Dami pong nagpapadala ng mga message. So, thank you. At, ayan. So, we have close to 1,000 kumuzens na nakatutok sa atin. Thank you, mga kasambuhay. Sa atin pong mga Facebook followers. Ganda naman po ng topic tonight. Salamat po, Doc and Toots. Ayan. So, thank you again. Please, continue to like, follow, and share my social media accounts. Subscribe to my YouTube channel, Jing Castaneda po, pati po yung atin pong Kumu account. Lagi nating sinasabi, no, this is our commitment to sharing the right information, accurate information, so we can help empower families at para naman po magabayan natin yung pamilya sa paggawa ng mga desisyon, lalong-lalo na po ngayong panahon ng pandemya, lalong-lalo na pagdating sa usaping pangkalusugan. So, okay, Doc. Tapos na po tayo. Kita-kita po tayong muli sa Friday. Tita Jing, it's Friday. Abangan po natin sa Friday. So, ito pong ating Facebook page. Diyan po natin ilalagay yung atin pong mga topic. So, please, tutok lang po sa atin pong Facebook page. And again, please share our art card para po sa atin pong free online haircut training para makatulong din po tayo sa iba. Thank you po. Goodbye from your Tita Jing.